Welcome back mga ka-istorya. Bago tayo magsimula ay inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe dahil malaking tulong po ito sa aming channel. Salamat po. Magsisimula ang pelikula tungkol sa nakaraan. 10 taon na ang lumipas nang magkaroon ng pandemic kung saan maraming tao ang namatay. Ito na ang pinakamalalang sakit na kumalat sa mundo. Kapag tinamaan ang tao ng virus ay mabilis itong mamamatay at mabubuhay din pero isa ng malupit na zombie. Kumalat ang sakit dahil sa mga zombie. At dahil doon ay nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga tao at zombie. Natigil lamang ang giyera sa pagitan ng mga buhay at patay ng pasabugan ng bomba ang kinaroroonan ng mga zombie na kung tawagin ay Brimstone Protocol. Dahil sa pangyayaring ito ay mahigit 2 bilyong tao ang namatay habang naubos naman ang mga zombie. Maliban na lamang sa isang lugar na kung tawagin ay The Resort. Ang islang ito ay pinamumugaran ng sangkaterbang zombie. Pwede kang pumunta dito at magbayad para lamang manghuli at pumatay ng zombie. Ang negosyong ito ay pinamumunuan ng babaeng si Valerie Wilton. Pinuri siya ng kanyang mga kasamahan dahil sa galing niya sa pamamalakad ng isla at pagbalik ng sigla ekonomiya sa mundo. Dagdag pa doon ay meron siyang charity na Hope for You kung saan tumutulong sila sa mga refugee. Ang magkasintahan na sila Lewis at Melanie ay nagpunta sa isla dahil plano nilang harapin ang trauma ni Melanie dahil ang kanyang ama ay naging zombie nung nagkaroon ng giyera. Sila at ang iba pang mga guest ay dinala sa isang lobby para makapagpahinga matapos nilang dumating sa isla. Ang iba pang bisita sa isla ay ang mga gamer na sina Jack at Alfie. Ang babaeng si Sadie na dapat ay kasama ang kanyang fiance. Nandun din sa isla ang army veteran na si Archer. Ilang sandali pa ay dinala na sila sa resort. Nang sumapit na ang gabi, sila ay nagsama-sama kung saan sila ay kumain at uminom. Ang CEO naman na si Valerie ay nagbigay ng speech sa mga guests na ang kanilang mga pantasya ay magkakatotoo sa isla. Si Sadie ay umalis ng party at naglakad-lakad na tila may hinahanap siya. Ilang sandali ay makikita siya na tila kinakabahan habang pumapasok sa control facility. Doon ay hinak niya ang computer at kinuha ang mahahalagang impormasyon. Nang sumunod na araw ay sumakay sila ng sasakyan kung saan ay sasamahan sila ng tour guide nilang si Tom. Magsisimula na sila sa kanilang zombie hunting. Nang makaalis na ang sasakyan at isasarado na ang gate ay ayaw itong sumara. Sinabi ng technician na isa lang itong simpleng computer error. Dinala ang grupo sa hunting ground. Ipinaliwanag ni Tom ang rules sa paghuli at pagpatay sa mga zombie. Pinagmasdan ni Melanie ang paligid at napansin niya ang nagkalat na mga zombie. Hindi pa siya handa dahil naaalala niya ang kanyang ama sa mga ito. Samantala si na Jack at Alfie ay agad-agad na nagpaputok. Si Lewis ang unang nakapatay ng zombie matapos ay inabot niya kay Melanie ang baril. Sinipat niya ang babaeng zombie pero hindi niya magawang barilin ito. Si Archer naman ay makikita ang pagiging profesional sa pagbaril dahil sa pagtumba ng mga binabaril niya. Silang lahat ay dinala sa isang camping site kung saan sila mag-overnight. Sa resort ay hindi pa rin nila naaayos ang sira sa kanilang computer system at medyo nag-aalala na si Valerie. Inutusan niya ang head ng security na alamin ang sira. Napag-alaman nga nila na nagkaroon ng unauthorized access sa kanilang system at nag-iwan ng virus. Kung hindi ito maaayos ay maaaring kumalat ang zombie sa buong isla. Sa ibang eksena, isang grupo ang inatake ng zombie. Isang tao ang nakagat habang ang mga kasama niya ay nakatakbo. Kasabay noon ay inatake din ang resort. Ang mga bagong guest ay nagsitakbuhan ng sumugod ang zombie. Hindi nagtagal ay umabot na ang mga gutom na zombie sa control room. Nilapa nila ang mga empleyado doon. Si Valerie ay takot na takot at nagtatakbo sa kanyang opisina at nilock ang pinto. Nagmakaawa ang isa niyang staff na buksan ang pinto pero hindi ginawa ni Valerie. Automatic na nag-activate ang Brimstone Protocol kung saan pasasabugin ang buong isla sa ilang oras lamang. Balik ang eksena sa campsite. Nilapitan ni Melanie si Sadie at tinanong kung bakit siya nandun. Habang nagkukwentuhan sila, ay natanaw nila ang zombie na papunta sa kanila. Tinutukan ito ni Sadie pero hindi niya mabaril kaya naman si Archer ang bumaril sa zombie. Si Tom naman ay naguguluhan dahil hindi dapat napadpad doon ang zombie dahil may harang ang kanilang camping site. Ginamit ni Tom ang ilaw para tignan ang paligid at nagulat sila na may mga zombie na papalapit na sa kanila.
Dahil sa computer system error ay bumukas ang mga electric fences na dapat ay haharang sa mga zombie. Sinimulang barilin ang mga zombie habang si Tom ay nasa loob ng sasakyan at kinokontak ang resort. Sa kasamaang palad ay walang sumasagot sa kanyang tawag. Dumagdag pa sa problema nila na hindi pa umaandar ang sasakyan. Sina Sadie ay nagtatago sa may tent nang biglang may umatake sa kanila. Tinulungan ni Sadie si Melanie at tumakbo sila patungo sa sasakyan. Lahat sila ay nagsitakbo sa sasakyan at pumuwesto sa itaas nito. Subalit nang si Alfie ay umakyat ay nakagat siya ng zombie at agad na binawian ng buhay. Lahat sila ay nagulat at natahimik sa nangyari. Ang campsite ay napapaligiran na ngayon ng maraming zombie, kaya nagdesisyon silang manatili sa ibabaw ng sasakyan hanggang umaga. Kinabukasan, sinabi ni Tom na tila walang tutulong sa kanila at nangangamba siya dahil ilang oras na lang ay pasasabugin na ang isla. Kailangan nilang makaalis ng isla kung hindi ay madadamay sila sa pagsabog. Pinag-aralan nila ang mapa at napag-alaman nilang pwede silang pumunta sa communication center at pagdating doon ay dumaan sa underground papunta sa pantalan ng isla. Nagsimula na nga silang magtungo doon. Si Archer ang nagmistulang leader nila at maya-maya napapahinto sila dahil parang may darating na zombie. Ilang sandali ay biglang inatake si Jack ng zombie at mabuting nabaril ito ni Tom. Namukhaan ni Tom ang zombie na isa ring tour guide na katulad niya. Nagpatuloy sila hanggang nakakita sila ng fence na may nakasalpok na coach doon. Sumubok silang lumusok isa-isa pero habang ginagawa nila iyon ay may zombie na dumating. Biglang nakagat si Tom. Nagulat sila at natakot. Mabilis naman si Lewis na binaril si Tom sa ulo at agad na namatay. Hindi makapaniwala si Melanie na magagawa iyon ng boyfriend niyang si Lewis. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa communication center. Inutusan ni Archie si Sadie na pasukin ang facility o kung hindi ay iiwan nila siya doon. Hindi nagustuhan ng iba ang sinabi ni Archie. Pero sumagot si Archie na nakita niya si Sadie nung isang gabi na palihim na nagpunta sa control room. Tinanong nila si Sadie at umamin naman siya na kabilang siya sa samahan ng undead rights activist na kung tawagin ay living too. Ang layunin nila ay matigil na ang paghahunting ng zombie sa isla. Kaya naman kinuha ang mahahalagang impormasyon. Sinisi naman siya ni Lewis dahil sa pagkamatay ng ilang mga tao dahil sa ginawa niya sa computer. Gusto nang iwan ng grupo si Sadie pero sa huli ay niyaya ni Melanie si Sadie na sumama na rin. Pumasok sila ng building at doon ay nakakita sila ng mga patay na tao. Pinamumugaran din ito ng maraming zombie kaya dahan-dahan silang pumasok sa loob. Nahati ang grupo sa dalawa. Magkasama sina Sadie at Jack habang sina Archie, Melanie at Lewis naman ang magkasama. Nakarating sina Archie sa hinahanap nilang underground na daanan subalit inatake sina Jack at Sadie. Nakagat si Sadie at dahil alam nilang walang solusyon ito ay sinabihan ni Sadie, si Jack na tumakbo na palayo habang paparating na ang zombie para kainin siya. Muling nakasama ni Jack ang iba at nagpatuloy sila sa pagtakbo hanggang sa makaligtas sila. Nakarating na sila sa underground ng communication center. Nagpalakad-lakad sila sa madilim na alley nang madiskubre nila ang mga zombie na nakakulong sa mainit na temperatura. Umalis sila doon nang bigla naman makagat si Jack. Agad naman pinatay ni Archer ang zombie. Si Jack ay tila naghihingalo na at magiging zombie, kaya naman kahit napipilitan ay tinapos na siya ni Archer. Ngayon ay tatlo na lamang silang natitira. Nagpatuloy sila hanggang madiskubre nila ang refugee camp ng charity ni Valerie na Hope for You. Narealize ng grupo na dinadala ng charity ang mga refuge mula sa iba't ibang bansa doon at pinapangakuan na tutulungan subalit yon pala ay kasinungalingan. Sa halip ay ginagawa lamang silang mga zombie. Ilang saglit ay biglang sumugod ang zombie kaya nagtakbuhan sila palabas sa hallway. Pinilit nilang harangan ang pinto subalit napakarami ng zombie. Si Lewis ay mabilis na tumakbo para sagipin ang sarili niya habang nakahawak ang dalawa. Sinabi naman ni Archer na iligtas na rin ni Melanie ang sarili niya at siya na lamang hahawak ng pinto. Nang makaakyat na si Melanie, ay sinugod na ni Archer ang mga zombie. Ngayon ay 16 na minuto na lang ang natitira bago pasabugin ang isla. Dumaan si Melanie sa hallway at nakarating sa lobby na pinagdalhan sa kanila nang dumating sila sa isla. Napupuno din yon ng mga zombie. Biglang sumulpot si Lewis at humingi ng tawad sa pag-iwan sa kanila kanina.
Napansin ni Melanie ang kagat ni Lewis, kaya mabilis tinutukan siya ng baril. Pero imbes na barilin ay inabot na lamang niya ito para siya na mismo ang gumawa sa sarili niya. Kasabay ng pagbaril ni Lewis ay hinabol si Melanie ng mga zombie. Wala siyang magawa kundi pagbabarilin ang mga ito nang bigla siyang hilahin papasok sa silid ng CEO na si Valerie. Sinabi ni Valerie na may alam siyang emergency exit pero ayaw ni Melanie na makipagtulungan. Nag-agawan sila sa baril ng may pumasok na zombie at inatake si Valerie. Nakatakbo si Melanie palabas at patuloy pa rin hinahabol ng mga zombie. Kasabay noon ay ang pagsisimula ng Brimstone Protocol, ang pasabugin ang buong isla. Maswerteng nakatalon sa dagat si Melanie at hindi nasabugan. Makikita ang mga rescue helicopters sa paligid. 3 linggo ang lumipas matapos ang pagsabog. Makikita si Archer na umiinom sa bar. Nakaligtas pala siya sa pagsabog at pinapanood si Melanie. Sa TV ini-exposed niya ang kasamaan ng Hope for You Charity at binalaan ang lahat sa susunod na digmaan. Sa huling eksena ay makikita ang babaeng reporter na nagbabalita tungkol sa pagsabog. Makikita sa background ang pag-atake ng napakaraming zombie. Nakaligtas pala ang mga ito sa malakas na pagsabog. Ang 2 digmaan sa pagitan ng mga buhay at zombie ay nagsimula. Dito na nagtatapos ang pelikula at sana'y nagustuhan nyo ang mga kaistorya. Huwag kalimutan i-like ang video at mag-subscribe. Hanggang sa muli!